Tristán. La noche. Buti na lang dumating kayo. Tinawagan ako agad ni Jake. Pero paano niyo nalaman na doon ako dadahin? Isa ang SMV sa mga kumpanya ni Gilbert Imperial. Kaya nalaman ko na doon kaagad nila dadalhin. Jake, si Mrs. Malyari, kamusta? Walang sumugod sa loob ng bahay, Tristan. Ikaw ang target ng mga vampira. Alam mo naman na mahalaga yung ginagawa ko. I ordered you to protect him! At tingnan mo ano nangyari! Samantay ko na rin nagsabi, hindi nagkakamali ang gabay. At sinabing mamamatay si Tristan at magiging vampira siya. Oh, maaari mangyari yun. Mamamatay siya bilang tao at mabubuhay isang vampira. Hindi mo na hawak ang tadhana ng ibang tao. Ginawa ko na noon yun. Pinaglabang ko ang buhay ng aking anak. Pinag-aralan ko ang dugo sa vampira para magbigyan siya ng unibagong buhay. Pero ano nangyari? Pinatay siya ng vampira. Ano nagawa ba ako? Wala. Hindi ko bibitawan si Tristan. Napakalaki ng bahagi niya sa propesiya. At may dahilan kung bakit siya ang laging kasama ng bagong itinakda. At kung magiging vampira si Tristan, hindi ko hahayaan na maging kaaway siya. At maaaring mangyari yon kung makukuha siya ng Supremo! Halika na dito, umuwi na tayo. Hindi ka pwedeng maligo dyan. Umuwi na tayo nga gabi. Ba't ba ayaw mo makinig sa akin? Galit mo, ang tigas-tigas ng ulo mo! Kanina ka pa! Ayaw mo makinig sa akin, papaluhin na kita! Kanina ka pa, ha? Kanina ka pa! Tigil mo yan! Kanina ka, pwede ka nakikita! Sinabi na itigil mo yan eh! Mamaki ka lang. Welcome back. Kape muna. Salamat. Magkape muna kayo. Betty, Star. Wala kang kasama? Wala yung mga pamangkin mo? Ay, wala. Si Apple, sinamahan ng inay at itay. Punta sila sa park. Si Tristan naman eh, nagtrabaho. Pansin ko nga, no? Palaging wala si Tristan. Saan siya nagtatrabaho? Sa pest control. Kung saan-saan nga siya napapadpad eh. Pumapatay ng mga peste. Napakasipag naman pala ni Tristan, ano? Tsaka parang talagang close kayo. Siguro... Alam mo rin yung mga hilig niya, no? Hilig? Yung hilig, yung trip. Mahilig ba siyang mag-basketball? O magbasa? Siguro mga comics. O kaya, mahilig ba siyang manood ng sine? Yung mga nakakatakot? Tungkol sa mga aswang? Vampira? Puro kasi trabaho yun eh. Kung sakali mang may hilig siya, siguro sasakyan, gagamba. May hilig ba siyang gumimik? Lumabas sa gabi? Hindi naman gumigimik yun eh. Pero madalas ginagabi siya ng uwi. Star, may kailangan ka ba kay Tristan? Ha? Kanina ka pa tanong ng tanong tungkol kay Tristan. May kailangan ka? May nakikita ka ba kay Tristan? Ito naman, hula ka agad.
Star, sabihin mo, may mangyayari ba kay Tristan? Nung huli ka napunta dito, may sinabi kang hindi maganda. At yun ang araw na ilang gabing hindi umuwi si Tristan. Ngayon, sabihin mo sa akin, Star. May mangyayari ba? May mangyayari ba sa pamangkin ko? Sabihin mo na. Yan ang planong pinakita ko kay Prof. T. Tristan, hindi ka ligtas hanggat malayang nakakakilos ang dalawang yan. Huwag akong isipin ninyo. Tumatakbong presidente ang Supremo at pag nagkataon, kawawa tong bansang to. Ano bang pwede natin gawin para pabagsakin ang mga yan? Isiwalit natin sa buong mundo. Pasikatin natin ang Supremo. Magtulong-tulong ng mga bansa para patayin siya. Ano masyadong delikado? Maraming madadamay. At hindi natin pwedeng hamunin ang gerang kalaban na hindi natin alam kung anong alas sa atin. Baka naman may isang pwersang kaya ang tapatan ng kapangyarihan ng Supremo. Sige, pero pailalim lumaban niyang mga halimaw na yan. Tsaka Tristan, nalampasan nila yung video na nilabas mo. Baka naman may iba pa tayong makakalkal na baho nila. Buti nga nakaligtas ka kanina eh. Isipin mo na lang yung kaibigan mong si Mew. Tinan mo yung nangyari sa pamilya niya. Tama si Tony. Hindi na uubra yan, Tol. May sapalo si paglinawan at lintik kung gumante. Kailangan yung siguradong wala silang lusot. Mainit ang mata nila sa akin. Kaya may naisip akong paraan para pabagsakin tong si paglinawan at ang Supremo. O, Ana. Sige na. Didiretsyo na kita, Betty. May connection ba si Tristan sa mga vampira? Nakausap ko na sila. Humingi na ako ng pasensya. Sinabi ko na lang, you're just having a bad day. Bad day? Gusto mo bang pag-usapan? Yung mga violent tendencies mo. Hindi maganda nakikita sa public para sa isang kandidatong kagaya mo na ganyan. Kaya kung magiging problema natin yan, we need to deal with that as early as now. Tungkol ba ito sa childhood mo? May mga studies na nagsasabing nag-e-extend sa adulthood ang mga negative effects ng childhood. Ano bang nangyari sa iyo nung bata? Physical abuse? Nakaramdam ka na ba ng neglect mula sa magulang? Anong ginagawa mo? Ikaw. Anong ginagawa mo? Gusto ko lang malaman kung anong nararamdaman mo. Lahat! Lahat nararamdaman ko simula nung dumating ka. Simula nung bumalik ka. At wala kang karapatang gawin sa akin to. Lia! Delikado. Pero kapag umubra to, meron na tayong konkretong pantapat sa kalaban. Hindi. Ano? Ipapain mo na naman yung buhay mo? Tony, ako ang target nila. Kapag ako nakita nila, kakagat yung mga yon. Pati yung Supremo madadawit. Ayan ka na naman, Tristan.
Ginagawa namin lahat para maging ligtas ka. Tapos ganyan ka. Di ba ikaw nang sabi na delikado? Paano kung hindi umubra? Para yung pamilya mo. Sa tingin niyo, ano mangyayari sa pamilya natin kapag nanalong presidente ang Supremo? Ano na lang magiging buhay nila kapag hindi natin 'to ginawa? May connection ba si Tristan sa mga vampira? Vampira? Wala! Wala. Meron. Hindi ganyan ang reaction mo. Kung wala. Lang kong malaman kung bakit ko laging napapaniginipan si Tristan. Oo. Bago pa kayo lumipat dito, nakikita ko na sa panaginip ko si Tristan. Nung una hindi ko pinapansin, pero nung nakita ko siya ulit, napatunayan ko na hindi lang basta panaginip yun. Hindi palaging ganun, Betty. Hindi ko palaging nakikita ng personal ang mga taong napapanaginipan ko. May masama bang nangyari kay Tristan? Pinag-aralan ko mabuti ang taon ni Tristan. Napakadelikado. Pero isa ito sa mga paraan para mapigil natin ang plano ng Supremo. Kaya't sumasang-ayon ako. Gagawin natin ang plano ng Tristan. Tristan, i-brief mo sila. Sabihin mo. Star, sabihin mo. Ano nangyari? Magiging vampira siya. Kaya ko inaalam ang buhay ni Tristan. Kailangan kong malaman kung bakit nagkaganon. Betty, magtulungan na tayo. Sabihin mo na sa akin kung anong nalalaman mo. Meron ba? Ex mo ba siya? Mukhaan. Huwag na tayo maglokohan, Paliya! Hindi ko maiintindihan kung ano sinasabi. Iniisip mo na ako yung sinasabi mo. Sino? Bakit? Magkamukha ba kami? Huwag na tayo magkaguhan pa. Baka kung ano lang magawa ko sa'yo. Oh my God. Now it's making sense. Kaya pala lahat ng mga tingin mo, lahat ng mga sinasabi mo, parang hinuhuli ako. Kasi akala mo, ibang tao ako. Gilbert? Gilbert, bakit hindi mo ako tawagin sa totoong pangalan? Ha? Sabihin mo!
Sabihin mo totoo kong pangalan! Sabihin mo! Sandrino. Isang Luna si Kuya noon. Luna? Mga sundalong pumapatay sa masasamang bampira at lobo. Pero hindi alam ng inay at itay yun. Sa akin lang nagsasabi si Kuya tungkol sa trabaho niya. Hanggang isang araw, inuwi niya si Rica sa bahay. Si Betty, kapatid ko. Si Rica. Nandyan ba ang nanay at tatay? Nay! Tay! Andito na po si Kuya! Nay. Tay. Gandang araw po. Si Rica po. Kasintahan ko at kasama ko sa trabaho. Naging masaya kami sa pagdating ni Tristan sa buhay namin. Lalo na si Kuya. Nakita! Uy, ayun na ang baby! Nakita namin kung gaano magmahalan si Kuya at si Rica. Simpleng buhay, buong pamilya, yun lang naman ang gusto ni Kuya noon eh. Pero nagbago ang lahat isang araw. Tay, ba't po kayong naiyak? Arga nga. Tay, wala naman po si nanay. Ano naman, wala nanay. Pero wala na siya. Wala na siya. Bakit? Anong nangyari? Sinabi ni Kuya sa mga inay at tatay na namatay si Rica sa trabaho. Ipinalibing niya agad dahil sa grabe at sama ng mga tama sa katawan ni Rica. Pero hindi totoo yun. Ang totoo. Nakita niya si Rica na naging bampira. Ano yung pangalas mo? Pero hindi na kumapatay ni Rica si Kuya. Pero naging sapat yun para mapilay si Kuya habang buhay. Hindi na mulat sa mundo ng mga bampira at lobo si Tristan. Yan ang pagkakaalam ko. Wala na rin kami naging balita tungkol kay Rica. Star. Pinilit kong baguhin ang buhay ng pamangkin ko. Kahit alam kong nakita niyang pinatay ng pampira ang kanyang mama. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, magiging pampira si Tristan. Star. Anong gagawin ko para hindi mangyari yun? Paninindigan mo ang pagpapanggap mo, Lia. Labanan mo ako. Alam kong may kapangyarihan ka. Kaya hindi ka tumanda. At hindi ka namatay. Hindi pa ako nang sinasabi ko. Pinatay na kita. Pinatay ko na si Mateo! Kayong mag-anak, pinatay ko na kayo. Pinatay ko na kayo! Pero kahit nakaligtas ang anak mo si Malia, wala siyang kapangyarihan.
Tinamba mo na ang propesya. Hindi na ako kayang patayin. Tinatago mo ba siya? Pagtapang mo din para harapin ako. Uulitin ko lang ang pagpatay ko sa'yo! Hindi pa naman buo yung nakita ko eh. Ang ibig ko lang sabihin, walang kasiguraduhan. Pero sinabi mo naging vampira si Tristan. Ibig sabihin, doon na papunta yun. Star, hindi pwedeng mangyari yun. Ang hula, gabay lang naman natin yung mga tao. Nasa sa atin pa rin yun, mga tao. Kung hahayaan natin matupad yun. At kung hindi naman gugustuhin ni Tristan na maging vampira siya, maniwala ka sa akin, Betty. Hindi mangyayari yun. Tapos ang sabi mo, wala na kayong koneksyon sa nanay ni Tristan. Ano ang koneksyon ngayon ni Tristan sa mga vampira? Bakit pa kailangan mo isagol yung buhay mo? Tony, napag-desisyon na, di ba? Kaya ang kailangan mong gawin ay magpahinga ka na at paghandaan mo yung misyon. Hindi. Basta sasama ako sa grupo mo. Walang iwanan, di ba? Tristan. Ito. Mag-usap tayo. Sinamahan si Berto. Gabi na ho ah. Saan ka galing? Sa trabaho, tita. Anong trabaho? Tita, di ba sinabi ko na sa inyo, nasa pest control po ako. Niloloko mo ba ako? Tatanungin kita ulit. Anong trabaho mo? Magsabi ka na totoo. Iniisip ko pa kung ang isasagot mo? Magsisinungaling ka na naman sa akin, Tristan? Tita, kung nag-aalala ka... Tita, ano yun? Ano ba bang ano to? Tita, akin yun. Ano to, Tristan? Magsabi ka na habang nakikinig pa ako sa'yo. Tita, pangal ng lobo yan. Saan mo ito ginagamit? Pampatay po ng bampira. Tita, alam ko mahirap pong paniwalaan, pero totoo po sila eh. Marami na ho akong nakalaban. Sa araw-araw na umaalis ka, nakikipaglaban ka sa mga vampira. Tita, marami na ho sila. Nakikisama na ho sila sa mga tao at nang bibiktima ng si tatay, tita. Si tatay yan ang ginagawa. Sinong may sabi sa'yo niyan? Yung mga kasamahan ko. Nakita nila yung tungkod ni tatay na may pangil ng lobo. At sabi nila sa akin, Luna lang ang may mga ganun. Ako tinuturuan ni tatay sa burol dati. Dahil gusto niya lumaban ako. At ito na ho yun, oh.
Di totoo yan. Tinutuloy ko lang po yung tungkulin ni tatay na protektahan yung mga tao sa mga bagpira, tita. Hindi. Hindi gugustuhin ng tatay mo yan. Hindi ka niya ilalagay sa ganyang kapahamakan. Pero, tita... Hindi! Matagal nang iniwan ng tatay mo ang pagiging luna para protectionan kayo! Sinta. Wala kang maaalala sa mga nangyari. Hindi mo ako nakita bilang isang vampira. Ikaw si Sinta magsaysay. Ang aking political strategist. Lang ito. Si Gilbert Imperial.